Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ipapasilip ko po sa inyo mga boss yung ginawa po naming floating shelves na Nara. So panoorin po ng mga boss hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung gaano po kaganda ang ginawa namin ito. At syempre, kung kayo po'y bago lang sa aking channel, mag-subscribe na po kayo mga boss at huwag po ninyong kalimutang mag-like. So let's go! Simula na po natin. Ang project na ito mga boss ay solid na Nara po ito. Ang ginawa po dito para magmukha pong makapal po siya, tinapalan po yung gilid. Tapos, yung pinakailalim po niyan, plywood lang po na danara. At ngayon, sinimula na po natin yung ating paglilihab bilang paghanda po para sa gagawin po nating shelves na nakalutang po siya. So ito po, ang una po namin ginamit po dito na liha mga boss ay number 100. Tapos, sinundan po namin ito ng number 120. At natural lang po na pagkatapos po nating lihain, tanggalin po natin yung mga alikabok. So, tinatanggal ko po ngayon yung alikabok gamit po ang ating compressor. So, binubugahan ko po ng hangin para po maalis yung alikabok at maganda ang resulta ng ating trabaho. At ngayon mga boss, inhanda na po natin yung ating sanding sealer. May halip po yan na lacquer flow at siyempre lacquer thinner. So, tinitimpla po yan ng 20% na lacquer thinner at 3% na lacquer flow. At sa nakikita po ninyo ngayon mga boss, ini-spray na po natin yung ating sanding sealer. Alam niyo mga boss, ang pag-spray ay hindi po mahirap, madali lang po. Kahit nga po helper ka lang ng nagbabarnish, eh kayang-kaya mo ito. Ang mahalaga po, alam mo po kung gaano po ka lakas ang hangin at kung gaano po kalapad yung inyong pag-spray. At ang isa sa pinakamahalaga po dito mga boss, na dapat alam mo kung paano po siya timplahin. Pagkatapos po natin i-spray mga boss ng isang patong, ang mangyari po niyan kapag tinamaan po kasi ng sanding sealer yung kahoy o yung plywood, mag-alsahan po yung himulmol po niya ng kahoy. So dapat pagka in-spray po natin, sundan po natin ng liha bago po natin patungan po ulit. At pagkatapos mo nating lihain mga boss, siyempre i-spray na po natin ulit ng sanding sealer. So ganoon lang ang proseso mga boss. Bawat patong o bawat spray, kailangan po nating pasadahan po ng liha bago po natin gagawin ang susunod po na proseso. At ang kasunod po na proseso nito mga boss, pagkatapos po natin i-spray ng sanding sealer, kapag natuyo na po siya at kung mayroon pong dapat masilihan ay mamasilihan na po natin. So ito po yung gamit po natin ngayon. Masilya po talaga ito para po sa varnish. So, huwag po kayong magmasilya ng body filler, huwag po kayong magmasilya ng mga glazing putty o lacquer putty kapag nagva-varnish po kayo. Dahil mahirap po burahin mga boss ang masilya kapag mag-varnish po tayo, so bumabakat po siya. Kaya nga po dapat ganitong pangmasilya po talaga ang gamitin po natin. Madali lang po yan, itanong nyo lang po sa tindahan kung meron kayong pangmasilya na para po sa varnish. Maraming klase po yan, basta para po sa varnish na finish. At pagkatapos po nating masilihan mga boss, siyempre lilihain na po natin. Sa ating pagliha dito mga boss, kadalasan kapag nagwa-varnish po tayo, ginagamitan po natin ng tubig para mas mabilis po siyang lihain at hindi po matakaw sa liha. So ang ginagawa po natin, sinasaw-saw po natin sa tubig yung liha. Number 240 po ang liha na ginamit po natin dyan para po matanggal agad, gamitan po natin ng tubig. Basta po siguraduhin lang po natin na kapag magliha po tayo na ganito po ang proseso ng inyong pagliha na ginagamitan po ng tubig, siguraduhin nyo lang po na makapal na po ang inyong sanding sealer. Dahil kapag alanganin po sa kapal o manipis lang ang inyong sanding sealer, kapag niliha po niyo at ginagamitan po ng tubig, masisira naman po yung kahoy ninyo kapag inabot po ng tubig sa pagliha po ninyo. Ang ganitong klaseng proseso mga boss ay pwede na po na hindi na po ninyo bulihin yung inyong varnish o yung inyong ginagawa kapag makapal po ang sanding sealer at naliha po ng sagad. At siyempre, siguraduhin po natin na kapag magmasilya po tayo mga boss, na sana kapag nabasa po siya ng varnish, kakulay na po siya ng ating finish kung ano man yung kulay po natin. So ang ginagawa po natin ngayon mga boss ay tinitimpla na po natin yung ating pang top coat. Ang ating hinalo po ngayon ay dead flat lacquer po ito. So sinadya po ito para po may palabas po natin ang hindi po ganong makintab. Ang palabasin po natin dito mga boss ay satin finish. So kailangan po natin ng dead flat lacquer. At kailangan bago po natin i-apply yung ating dead flat lacquer o yung ating pang top coat gamit po nito, kailangan po nating lusawin po ng husto yung nakatining po na nasa ilalim. Dahil
hindi po natin makukuha ang ating satin finish kung hindi po natin durugin ang gusto yung nasa ilalim. At siyempre, meron po siyang halo na lacquer flow at clear gloss lacquer. Kung wala kayong clear gloss lacquer, pwede po ang water white clear, yung parang tubig lang po na pang top coat. Pero dito, pwede po ang clear gloss lacquer. So, paano po haluin? Ang ginagawa po natin ito mga boss ay tatlo po yung ating clear gloss lacquer, isa po yung ating dead flat lacquer. Tapos, ang ating lacquer flow ay hanggang 10% at ang ating lacquer thinner ay 20%. At muli mga boss, ulitin ko po mga boss, kung sino man po sa inyo ang hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa channel na ito, pindutin niyo po ang subscribe button tapos click all at huwag po niyong kalimutang mag-like. At kaya mga boss, i-spray na po natin yung ating top coat, yung ating tinimpla po. Bago po natin i-spray yung ating top coat mga boss, siguraduhin po natin na wala na pong alikabok para makinis po siya. At siyempre, bago po ninyo i-final coat yan mga boss, kailangan po ninyong lihain po muna ng number 400. So, kunwari, itong ginawa ko ngayon, unang patong pa lang po ng ating top coat, lilihain po yan kapag natuyo na po siya ng number 400, tapos saka po natin i-final ng final coat. So, ngayon mga boss, nakikita na po natin ang kagandahan po ng resulta ng ating ginawa. So, kapag natuyo na po ito mga boss, hindi na po siya ganun kakintab. So, yan po ang order po sa atin. Kaya, meron po tayong dead flat lacquer. So ang tanong mga boss, kung ang finish na ginawa po dito ay satin finish, paano naman timplahin yung tinatawag po na matte finish? Tinitimpla po ang matte finish mga boss ng 2:1. Ibig sabihin, isa po yung ating dead flat lacquer, dalawa po yung ating clear gloss lacquer. At siyempre, meron pong halo yan na lacquer flow na 10% at 20% na lacquer thinner. At paano naman po timplahin yung flat finish? Ang flat finish po talaga mga boss, yung wala po talaga kakintab-kintab, ay tinitimpla po ng 1:1. Ibig sabihin, isa po ang dead flat, isa po ang clear gloss lacquer. At siyempre, 10% na lacquer flow at 20% na lacquer thinner. Hindi pwede na i-special mo ito pag-spray itong dead flat lacquer para palabasin po natin ang flat finish. Hindi po. Ang mangyayari po kasi kapag dead flat lacquer lang tapos wala tayong ihalo na clear gloss lacquer, ang mangyayari po niyan mga boss, masyado po siyang dry ang finish. Tapos ilang araw pa lang, mamuti na po siya at magbibitak-bitak. So ganyan po ang mangyayari pag may nakita po kayo na varnish po na namuti po siya at nagbibitak-bitak, yan po ay dead flat lacquer na wala pong halong clear gloss o water white clear man lang. Ang hinalo lang nun, lacquer flow lang at lacquer thinner. So, mali po yun. So, ngayon mga boss, ini-install na po yung ating floating shelves. So, pansinin po ninyo mga boss, yung finish po natin. Hindi po siya makintab, hindi rin po siya flat. Yan po ang katamtaman po na tinatawag po na satin finish. Dahil kadalasan po kasi mga boss, sa mga mayayaman po talaga, ay ayaw po nila ng makintab. Ang gusto po nila mga boss, tatlo lang. Satin, matte finish, at yung tinatawag po na flat na finish. Pero sa mga taong walang pira na kagaya ko mga boss, kadalasan po talaga, ang gusto po natin ay gloss. Kaya nga po, meron pong polyurethane. So ngayon mga boss, nakikita po ninyo, niretouch na po natin yung ating ginawang shelves. At dahil nasa loob po tayo, hindi po tayo pwedeng mag-spray na po dito. So ang ginawa po natin, ni-retouch po natin, gamit po ang ating camel brush. Yan po ay, ang tawag po sa iba dyan ay bamboo brush, yung parang pinagdikit-dikit po na kawayan. Tapos, ang buhok po niyan ay buhok po ng kamelyo. So kung kayo po ay barnisador po talaga mga boss, dapat meron po kayo nito. Meron po kayong camel brush, yung buhok po talaga ng camel, para malinis at makinis po siya ang resulta. Parang naka-spray na po siya. So may nakukuha po kayong kunting idea dito mga boss, ating pinakita ngayon. At para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ulitin ko po, mag-subscribe na po kayo. At huwag po ninyong kalimutang mag-like. Importante po sa atin yun. Dahil ang inyong like ay yan po ang mag-recommenda po sa YouTube na mai-recommenda itong video na ito sa ibang mga viewers na kagaya po ninyo. Maraming salamat po.